ang kapistahan po ng pagbibinyag ni Jesus ay ang huling araw na panahon ng kapasuhan ng pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya bukas, papasok na tayo sa tinatawag nating ordinary time sangayon sa kalendaryo ng simbahan. Bahagi ho na kung saan sa Jesus ay bininyagan ni Juan Bautista. Tuloy na po nang ipinahayag natin ay si Jesus ay bininyagan hindi dahil sa siya ay may kasalanan. Ngunit upang ipakilala siya sa sangtinampan na siya ang hinihintay ng Mesiyas, ang pagkapahayag na kung saan ay ipinakita ni Juan Bautista sa Ebanghelyo ng ating napakinggan. Yung pong ilog Jordan, kapag kaya nga tinawag natin ilog Jordan, yun ay midwin na tinatawag natin, yun ay pinagigitnaan na Jordan at saka na Israel sa gitna ho nila. In between ay ang ilog Jordan. Yun po mismo yung kanila pinaka naghahati sa kanila. Well, nandun din ako yung Palestine, ano? Kasi sila alpahagi yung Old Testament na Israel, ano? Ay nasa itaas, nasa north. Israel, state of Israel, state of Palestine, nasa gitna, dito ang Ilog Jordan, andito ang Jordan. So, bahagi ho, ano? At yung site na pinagbinyagan ni Jesus ay kontusin ay yung original site ay mas makikita kapag sa site ng Jordan. Noong ang Jordan ay hindi pa nagbubukas ng kanilang pintuan sa mga pilgrims ay yung site ng Israel, no? So this is the same river, no? Ilog Jordan, no? Ay bahagi yun, no? Kaya pero ngayon dahil bukas na yung Jordan sa mga pilgrims, Christian pilgrims, ano naman namin ang Jordan ay Muslim country. Bukas naman sila sa kaisipan na ngayon, no? Hindi mula ako noong 1990s naman matutusin. So, nagkaroon kasi ng accord between Israel and Jordan sa kanila pagpapahayag na hindi na maglalaban. Pero siyempre, dadaan ka pa rin sa kapag nilipat ka doon, dadaan ka pa rin sa tinatawag ko natin security check na parehong country. Kaya na nung kami po ay pilgrimage, ang dinaanan namin ay Jordan. So, doon na kami dumaan.
hindi direkto sa Jerusalem. Pero pwede nung dumaan ng Jerusalem. Pero gawa nga ng ang isa sa mga unang pinuntahan ay yung tinatawag ko namin na pinagbinyagan ni Jesus sa pamamagitan ni Juan Bautista. Ang bahagi ng Bautista sa unsaan ay ang dakilang kapistahan na ito ay hindi na pagkapaalala natin ito, no? Kasi ito ang pinakamamahal ng anak malubos kong pinalulugan. Makinig kayo sa kanya. Ito yung tingin na narinig ng mga tao. Kaya bahagi na kung saan ay ang maging bahagi ninyo ng ating patuloy na pagkilos yung pagpapahalaga sa biyaya ng ninyang na ipinagkaroon sa ating pagkakapal. Alam nyo, isang ako sa mga palaging ino-comment sa mga post ko, lalong-lalo na sa TikTok, ay yung rito ng pagbibinyang sa baga. Ang sabi nila ay hindi dapat ang binibinyagan yung baga. Kasi maliit pa. Yung ating pamantayan niya ay nakasalagay din sa nasaan. Kasi sinabi ni Jesus, papayaan yung lumapit sa akin ng mga bata sapagkat nasa kanila ang paghahari ng Diyos. So yung pagkilala natin, ang sigurado itong mga bata ito, nakagagaling lamang sa Diyos, ang corrupted ang isip, sigurado yun na ang pipiliin nila ay ang Diyos. Yung pagtanggap kay Jesus ay bahagi na kung saan ay ipinapahayag natin sa ating pagkilos sa daigdig. Kaya din tayo mayroong sakramento ng confirmation pagkatalaga ng ating sarili. At yun ay bahagi yun. Pero yung sakramento ng binyag, sabi nga namin, ay doon nakapasok sa mga bata. Hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata na kumikilala ay hindi sila sa yung supremacy of God's grace. Na yung grasya ng Diyos ay siyang nangunguna sa pagkilos ng mga biyayang ipinagkakaloob sa amin ng buhay kapal. Kahit na sa bagayan, ay matanggap niya yung paghahari ng Diyos. Sabagkat maliwanag na kung saan ay makikita ko natin yung kahalagahan ng pagkilala na yung baga ay hinihahandog natin sa harapan ng buong may kapal. At nawa ay maalis kasi yung kanilang kasalanan na manirin ko rin din ang sin. So, pagkakataon, kasabi na natin without their own knowing na sila'y nagkasala pero nabahaginan sila ng kasalanan mana, gawa ng pagkakasala ng ating unang mga magulang. Iba kasi natin mga kapatid ni Katoliko, wala silang elemento ng pagkaunawa ng original sin. So, bahagi ko. Pero yun ang nawa, no? Kasi sabi na natin medyo malalim yung pag-inili kapag ang pinag-usapan natin ay pagbibinyag. Lalong-lalo na yung pagbibinyag sa bata. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Kaya tayo, nagbibinyag tayo sa bata, ay ang kinikilala natin yung
pangunguna ng biyaya ng Diyos. Supremacy of God's grace. So, kaninong pananampalataya? May pananampalataya. Pananampalataya ng mga magulang. Ninong at ninang. Anyway, along the way, i-confirm din naman ng bata kung paano niya higit na isa sa katumparan yung pananampalataya na tinanggap ng sakramento ng binyag. Isa pa, palaging kinukomment na yan rin yung pamamaraan ng pagbibinyag, paglulugdog sa ating binubusan natin ng tubig. So, bahagi yun ang pagkinus natin. Well, si Jesus, talaga nilulugdog. Yun yung pagbibinyag yun. Kasi ang kinikilala nito yan rin yung pagbubos ng grasya ng Diyos sa tao, yung tinatawag natin pag-ahon mula sa kasalanan. Yung paghuhugas ng ating sarili para sa harapan ng Diyos. Pero bahagi na itinatalaga ng simbahan na yung pagbubuhos ng tubig ay may ganun ding epekto. Ang mahalaga yun ay binibinyagan natin sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngayon saan? Sa formula na matatagpuan natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 28. Ipahayag din ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, bahagi ko. Sabi nga, bakit bukos na lang, hindi na yung paglugog. Kasi yung paglilinis ng ating pagkasarili, pwede na ipahayag kahit na sa pagbubuhos. Ano yung pinaka-reference point natin? Hindi yung paghuhugas ni Jesus sa paan ng mga alagad. So, ano ang sabi ni Pedro? Ay basahin nyo na yung buong katawan. Anong sabi ni Jesus? Hindi, sapat na yun yung paa, ang mahugasan, imbis sa huling ampunan. Sapat na yung paa. Sapagkat yun ay kumakatawan sa buong pagkatao ng mga hinugasan ni Jesus ng kanyang paa. Yung mga alagad na ipinamamanin natin sa huling hapunan. So, bahagi yun. Pero isa lang yung bahang pagkakataon na kung saan ay ipinamamanin kanino. Yung pagbubuhos ng grasya ng Diyos upang hindi natin pakinabangan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos dahil ginagawa tayong mga anak ng Diyos. So, bahagi yun, napakayaman ng ating pamamaraan ng pagkilos, lalo-lalo na sa pamagitan po ng sakramento ng binyag. At nawalang, sabi mo, doon natin higit na balik-balikan. Kasi yun yung maging pamantayan ng ating pagkilos sa tingling na ito. Sabi ko nga, yung pakiisa natin kay Kristo bilang Mari, Pari, Propeta. Ay alin, that is already implanted on the sacrament of baptism. Ipinunda na yun sa sakramento ng binyag. Ano na yung kinakailangan? Dinanin namin pagkilos namin. As we grow physically, we may also grow
spiritually. Yung paglago natin sa buhay sa bendig na ito mula sa pagkabata hanggang sa ating pagtanda ay nawa ay makita rin natin sa espiritual na kalagayuan natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Napaka makapangyarihan no, ang sakramento ng linyag. Kaya, pasensya na kayo kapag linggo, ano, ay ilan na linggo sa loob ng banal ng pagdiriwo ng misa. Ano, kasi hindi naman ganun tayo kadami. Para ano, sana makita natin yung ano, yung makilala natin at mapahalagahan natin yung biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa sakramento ng binyag. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. Hindi lang mo sa Jesus, pero sa pamamagitan ng Jesus, tayo rin ay minamahal ng ating Amang nasa langit. At lubos niya tayo kinalulugdan. At nawa, sabi nga, sa pagkilos natin sa daigdig na ito, alin, maging totoo tayo na tayo kinalulugdan ng Diyos sa pagdahan natin sa daigdig na ito. Kaya yung buhay natin ay alin, patotoo na tayo ay kinalulugdan ng Diyos. At sana ipakita natin yung katotohanan na ito sa ating pagkilos sa daigdig.